Ayan. It's nice to see you again po, no, sa lahat ng ating mga kasama po ngayon. Especially po, no, doon sa mga kasama nating bago. Ayan. So may mga new faces kaming nakikita. So welcome po, no, dito sa ating first quarter, Regional Population and Development Committee. So dati po tayong tinawag na RPMC po, no, yung Regional Population Management Committee. But now, no, na-convert na po tayo into Regional Population and Development Committee. Ayan. So ito na po yung ating bagong body ngayon, no, RPDC meeting po natin. So sa mga provincial po, no, malalaman natin, PPDC na po siya ngayon, hindi na po PPMC. So with that po, no, to start our day, to start our meeting, no, may I all request everyone to please all stand para po sa ating prayer at susundan po ito ng popcorn song. Building.
So you may now take your seats po. Again, good morning po sa ating lahat. Good morning! Ayan! Well, energetic na ang ating mga participants ngayon. No? And welcome po again sa ating 2023 Calabarzon First Quarter Regional Population and Development Committee or RPDC Meeting. So nakakatuwa po, no, tayong lahat po ay narito at nagsasama-sama pong muli, no, and unti-unti na po, no, nagkakaroon na tayo ng mga face-to-face na mga meetings. And we hope na tuloy-tuloy na po itong mga ito. So napansin natin na ang venue po natin ngayong araw na ito ay tayo po ay nasa isang school. No? Marami nagtanong sa akin kanina kung meron na ba nabiling Sesto. At akala nila may TPS tayo ngayon, no? But hindi po, no? But and also para po ngayon, i-welcome po tayong lahat. Tinatawagan ko po ang ating principal ng Kabuyao Integrated National High School, Miss Yoli Valiente. Yeah, thank you so much, sir. Hindi ko kilala si sir, pero from siguro from Kabuyao din. From Kabuyao po ba? From Popcom. Okay po. So, batiin ko po muna yung ating mga top management ng Population Commission po ba? To our Assistant Regional Director, Ms. Marilyn Ogaya. Magandang umaga po. And of course, to our resource person who will be introduced later, Mr. Angelo E. Base. Nasaan po ba si sir? Ayan, good morning, sir. And of course, to our City Population Officer of Kabuyao and President of the Federation of League of the Population Officers and Workers of the Philippines, Doctora Maria Teresa S. David. Good morning, ma'am. And of course, to the following Provincial Population Officers, Ms. Lorena Crow from Cavite. Nasaan po kayo? Nandito na po ba si madam? Ah, on the way pa lang. To Ma'am Nelia Espino from Laguna, good morning. And of course, to Sir Ariel Martin Jerusalem from Rizal. Parang sila kanina yung napakaaga. No, napaka-punctual ng Rizal. Malayo sila. Good morning po. And then, of course, to Sir Lear Baliza from Quezon. Malayo pa ang, ano, on the way pa lang. Kasi malayo ang pinanggalingan. Siguro mga 4 hours or 5 hours. No, travel from Quezon. And of course, to all the city population officers and workers of Calabarzon, good morning po sa inyong lahat. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. So in behalf of 6,706 learners and 243 teaching and non-teaching personnel of Kabuyao Integrated National High School, we welcome you all in our humble school. So, Kabuyao Integrated National High School is honored to be chosen as the venue of this assembly of the Population Commission Officers in the region. So, napakapalad po. Sabi ko nga po kay Dr. David, kami po ay napakapalad dahil kami po yung pinili. Ay, parang ito'y December pa, supposed to be. Kaya sabi ko, hindi natuloy last year. Nung December 1 lang po ako nag-start dito kasi I came from Southville 1 Integrated National High School, also in Kabuyao, and then transferred to Gulod, and then just last December 1, I was transferred here. Kaya sabi ko kay Dr. David, hindi na tuloy. Eh kanina nandito din yung aming, yung OIC dati dito, si Ma'am Dory Galang. So, welcome po sa Kabuyao Integrated National High School. Kung kayo man po ay may pangangailangan, sabihin lang po yung sa aming immerses, yung aming grade 12 students na dalawa na nag-a-assist po dito, yung naka-civilian, yun po yung aming immerses sa senior high school, sila po yung in charge for the function hall. May CR po tayo sa likod for the female, and then dito naman po for the male, and then you can also use the CR doon po sa may classroom dyan kasi pinatransfer ko muna yung mga bata doon sa comm lab para po hindi may istorbo kasi panhikpanaog po yun kapag ano po. So, if ever po may pangangailangan, sabihin lamang po. Huwag lang pong cash. Ayun po. So, maraming maraming salamat po and welcome again to Kabuyao Integrated National High School.
And thank you so much po, Ma'am Yoli Valiente po, for welcoming us po, no, for a warm welcome po dito sa Kabuyao Integrated National High School. Kaya pala hindi ako familiar kay Ma'am kasi na-meet ko yung principal nung nag-TPS ako dito, Ma'am. No? So, nag-TPS na din po kasi ako. Kaya alam ko po na di po ako nakilala ni Ma'am. Okay! So para din naman po magbigay na kanyang message and also to welcome us all din po dito sa ating meeting po, tinatawagan ko po ang ating assistant, regional director, soon to be the regional director of Popcom Calabarzon, Miss Marilyn Ogaya. Grabe. Okay, thank you, Harold. Siyempre, unang-una po, magpapasalamat po. Nandiyan pa ba si Ma'am? Ay, lumabas na. Si Ma'am Yoli at kay Dr. David for our host for today's RPDC. Okay, for today's video. For today's meeting. So, yun po muna. Thank you, Dr. David. And of course, I would like to welcome our resource person na mamaya maganda yung kanyang sharing. Baka gusto din natin. Alam ko, nakapag-usap na kami kanina. Parang maganda nga. Parang interested din po ako. So, and then, syempre, sa ating mga provincial, city population officers and workers, di ko na siguro iisa-isahin. Pero I would like to acknowledge and welcome po yung mga bago nating kasama. Sobrang nagpapasalamat po ako sa ating mga bagong kasama. Si Sir Ariel, Sir, tayo ka muna, Sir Ariel Martin, Jerusalem. Siya po yung PPO ng Rizal. Kilala niya po si Ma'am Jeanette. O, siya na po yung kapalit ni Ma'am Jeanette. So, siya na po yung ating magiging kasama. And kasama niya si Ma'am Thelma. Andiyan sa likod si Ma'am Thelma. Ayan. Sige. Welcome, Sir Ariel. And then, another from Lipa. Ang ating pong OIC CPO, si Dr. Ariel din. Sir, Dr. Lascano po sa Lipa City. So, siya na din po yung ating OIC City Population Officer. Sa siya din po ang City Health Officer. Thank you po, Sir and Doctor. And sa Tanawan, meron din po tayo si Ma'am Mary Joy Kaluman. Yan. Hello po. Welcome po sa ating at yung kasama po ni Ma'am. And then sa Kalamba, nandiyan na po ba yung tatlo? Okay. Pero dito, dalawa pa lang kasi yung naibigay sa akin. Si Ma'am Raisen Estabillo, siya ang OIC. Ma'am? Ayan. And then si Ma'am Jasmine. Sino po yung isang di po... Ma'am Maggie, so welcome po sa ating, sana po every quarter na tayo magkakasama. So marami tayong trainings, di ba, na mga nakaschedule. So far, magkikita-kita ulit po tayo sa mga trainings. And sa San Pedro, eto hindi na bago sa amin. Pero bago po sa San Pedro, si Ma'am Jack Moran. Yan, Jacqueline Moran. Yan po ay galing sa regional office ng Mimaropa. Na-hire na po siya sa City Population Office ng San Pedro. Yan. So, siya na po yung PPO to doon. Okay. Meron pa po bang na-miss na mga newcomers? Kasi yung mga, ano, siyempre sila Ma'am Mia, sila Ma'am Mylene, yan. Lahat po. Sila Sir. Mga laos na daw. Mga luma na. Pero hindi ko na siguro maisa-isa. Baka mamaya may makalimutan pa ako. Di ba? May magtampo pa. So lahat na po kayo. Good morning and welcome to our RPDC na po, ano, ang ating tawag. Pasensya na po kasi si RD ay hindi po sumama. Kasi medyo gusto po niya sa office muna siya. Yan. Alam niya naman hanggang April 28 na lang siya. So parang ayaw-ayaw na rin ninyong mag-travel-travel. Kung ano yung mga for action na lang daw po doon, yun na lang munang kanya kasi kasuhin. So, marami tayong magagandang, kung nakita niyo yung program natin, mabuti marami po yung bago dito na maganda yung aking i-discuss. So, makikita niyo po kung ano po talaga yung programa na natin ngayon. May mga pagbabago. So, kaya tama po. So, yun. Again, welcome and sana matapos tayo by 2. Kaya-kaya natin. Sana. Pinaka-late siguro kung matapos 3. Pero wag na sana tayo umabot doon. Bilis na lang tayo. Sige po. So, welcome and good morning sa ating lahat. Yeah, thank you so much po, ARD Marilyn Ogaya, para po sa pag-welcome po. No, again, no, welcome po no, sa mga bago at saka sa mga experts na po natin tinatawag. Mga experience po natin in terms sa population program. So, para po i-acknowledge ang ating participants po, since tayo po ay nasa school, say present pag nandito po kayo. So, para po i-acknowledge mga ating participants, natawagan ko po ang aming Information Officer 1, Miss April Dominic Rabadang.
Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Ano, acknowledge ko lang po ang presence po, ang attendance ng bawat isa. So, say present nga lang po upon calling your name. Okay, so for Laguna Province, we have here Ms. Nelly Espino po from the noted po Population Office. She is joined by Ms. Genevieve Casabuena. Hi, ma'am. Noted po, present po siya. And then for cities po from Laguna, we have from Binyan, we have Ms. Mian Iiko. Ayan. And Ms. Mary Grace Balieser. Hello. Welcome back, ate. And of course, we have also from San Pablo, Ms. Maylene Derritito. Good morning po. Accompanied by Mr. James Michael Liwanag. And of course, we have from Calamba po. We have our OIC PMO po, Ms. Ryzen. Yes, Estabilio, she's joined by Ms. Abby Queen Gilyaco and Ms. Jasmine Simon. Also for, from Santa Rosa, we have Sir Verhen. Hello po, good morning po. Hindi ka absent today, sir. And kasama po siya ni, kasama din po niya si Ms. Elma V. Corpus po. Good morning po. We also have from San Pedro po, Ms. Nelcy Ann Saide and Ms. Jacqueline Moran, ang aming former colleague po sa Popcom po. And also, our host po from Cabuyao City, we have here Dr. Teresa David. Thank you po for hosting our venue po today. Salamat po. Okay, dako na po tayo sa Batangas Province. So from the city of Lipa, we have Mr. Ariel Lescano and Ms. Mirna Castillo. Present po sila. In-acknowledge na po sila earlier po. From Tanawan, we have Ms. Mary Joy Calubag and Ms. Emeline Banyos. And for Rizal, we have Mr. Ariel Jerusalem po. I know, first day niya po today sa class. And also, he is joined by Ms. Thelma Apasionado din po. Welcome po, mga kababayan ko sa Rizal. Ayan. And then, may nalimutan pa po ba tayo sa na-acknowledge? Padako pa lang po ako dyan. Ma'am, wait lang kayo. And ayan po yung mga kasama natin from province po and cities po. No? And thank you for attending our first RPDC po. And from our Popcom office naman po. Of course, ang aking mga kaopisina at family members kumbaga. No? Headed by our Assistant Regional Director, Ms. Marilyn F. Ogaya. Lagi pong ano yan, early bird po sa klase natin. And also we have Mr. Harold David, Ms. Michelle Piesas, our PEO1. Also we have our field coordinators. Pakilala ko po si Mr. Emanuela. Ayan, bago po namin siyang field coordinator assigned sa aming mga 5th class municipalities. And for our field coordinator, ang aking partner po sa Quezon Province, we have Ms. Manuelita De La Cruz po. And also, our FC, or field coordinator from Rizal, we have Ms. Cassandra Fuentes. And lastly, our family planning coordinator po, bago din po siya. Later on, meron po siyang ma-spotlight natin siya later. We have Mr. John Philip Morales. And yours truly po, April Rabadam, Information Officer 1 po ng Popcom. So, yun po. And again, welcome again po. Pilots natin. Our pilots. Yeah, sorry. Ang naghatid po sa amin, no, dito sa ating venue, we have Mr. Jesse Campillos and Kuya Dennis Cruz po. Ayan. Salamat po. And now I may give the floor back to Mr. Harold. Again, welcome po, April. Yeah, thank you so much po, Miss April. So, out of 25 na LGUs po na invited for this meeting, nagulat ako, sorry. Ayan po, so tayo po ay nasa 10 pa lang po. So basically, kulang pa po ng 3.
3, ayan. Kulang pa po na 3 para po tayo ay maka-core room. So may mga on the way naman na po, no, na mga LGUs po, and we hope na makaabot po sila na para dun sa mga part na kailangan pagdesisyonan po ay madesisyonan. So, basically, babalik ko na po kayo sa ating pong chair ng ating RPDC, ang aming pong Assistant Regional Director, Ms. Marilyn Ogaya. Ayan. Thank you, Harold. Okay, so again, may hawak po tayong mga handouts, ano? And pwede naman natin i-share yung ating program. Ayan. Ikaw na kaya mag-ano. Sorry. So, let's look po at... So, wala po akong ma-declare na quorum kasi kulang pa tayo. So far naman po, wala tayong masyadong for approval. Halos lahat naman po nang nandito ay for information. So, kung sakali, yung po mga schedule lang yung nandun sa dulo na for approval. So, first, we have a lecture by Sir Angelo. Yung ano po ni Doktora, i-share po sa atin last time yung sa tamang pagtuturo natin, makakagawa ng tamang desisyon ang bawat pamilyang Pilipino. Di ba, pasok na pasok sa atin, empowering Filipino families. So, ayan po ang ating first agenda. And then, it will be followed by our status or matters arising from our last meeting by Harold David. And I will present the latest PPDP, POA. Meron na po mga changes sa mga frameworks na i-introduce today. And then it will be followed by our 2023 regional targets for the whole year po, para alam na natin kung ano ba yung mga kailangan natin i-achieve by Harold again. And the next agenda would be 2022, yung status po ng fourth quarter IOR report by our FP Logistics Officer, si JP po. And then ito yung ating mga trainings. Ano ba ang mga gagawin nating CAPDEP this whole year na po ito, para alam nyo na kung ano yung mga trainings na atin na natin for the whole year. And then, magkakaroon po tayo ng monitoring activities sa inyong mga activities po sa LGU. Magkakaroon kami ng, ano ba yun? Random visit. Parang secret. Bigla na lang po kami pupunta sa inyong area para mag-monitor. So, kukunin namin yung mga schedule ninyo po ng activities para pupuntahan namin kayo for monitoring purposes. So, it will be presented again by Harold David. And the last other matters nga po, yung ating next schedule. Alam niyo po ba kung saan tayo sa susunod? Yes, Poland. Sa Cagbalete Island. Wow! Mauban. Opo. Nag-ipag-coordinate. 2 days po ito, ha? 2 days. Kasi nga, ano to? Overnight stay. Sa, ano nga yung date? May 25 to May 26. Hindi po. Summer time talaga po yung tinapat namin. Kasi nga tatawid tayo ng island, so hindi talaga pwede pag hindi summer time. So ayun, meron pa po bang other matters? Ma'am Marlin, ako po. Yes. Naalala niyo po, no, last RPMC meeting pa po natin ng fourth quarter, is na-discuss po natin yung regarding po doon sa endorsement letter po ng ating federation. Ng ating FLEPO field po ng Calabarzon Region, endorsing Ms. Ma'am Marlin para po siya na po yung kunin as regional director po for the PopCom Calabarzon. So, nai-update po tayo mamaya kung okay lang po, magpapaikot po kami ng letter sa inyo para po ma-check po ninyo yung nilalaman po ng ating letter para po bago po mapirmahan ng ating mga FLEPO field officers po. Maraming salamat po in advance. Kasi simula na po yung ano, nag-start na sila ng mag-hire na, opo. Nag-start na sila sa search. So baka, di po baka, malaking tulong po yan kung sakali po na magkaroon ako ng endorsement. Para hindi rin po ako ilagay sa ibang region kung sakali. Baka po kasi kunin nga ako, hindi naman sa Calabarzon. Eh, I love Calabarzon. So baka po makatulong po yung endorsement. Thank you so much po in advance. Thank you, Harold. So, ayun, idadagdag po natin yun sa other. Mayroon pa po bang other matters? So, kung wala na, can somebody? Yes po, Doktora. Oh,
I would like to suggest either yes, the other matters, if the body will approve, that every time that we will have a regional meeting like this, we can have or invite one speaker for a seminar, mm-hmm. for a 1 to 1 hour to 1.5 hour seminar, so that it will be very fruitful for us, mm-hmm. na every time na attend tayo, hindi lang meeting yung inattendan natin, meron tayong seminar na attendan. So, if the body will approve po sa ating other matters later. Okay. Thank you. Thank you, Doctora. So, we will include that. Baka kayo mismo, may mga kilala po kayo na pwedeng i-share po sa ating meeting ng mga magagandang topics like yung gagawin ni Sir mamaya. So, tama po yun. Thank you, Doctora. So, we will include that mamaya po sa other matters. Other matters pa po? Other members? Meron pa po ba kayong gustong i-include? So, kung wala na, can somebody move for the approval of our proposed agenda? Thank you, sir. Okay, so thank you, sir. Seconded. So, it has been moved and seconded. So, the program has been approved. So, we will start with the presentation po ng ating resource person, si Sir Angelo E. Base. Thank you, sir. Harold, nandiyan na yung ano niya. Good morning, everyone. It is my honor to introduce our guest speaker for today. Our guest speaker was born in Quezon City from a poor family by Bicolano and Cebuana parents. He was practically raised in the city of Manila from the 70s to 90s. He is the youngest writer in Philippine comics during the 80s at the age of 16 at his third year high school academy. He writes for Gasi, publisher for Wakasan, Love Life, Love Affair, comics, and others. Our guest speaker holds 2 bachelor degrees, AB Psychology from Arellano University and BA Political Science from University of Makati. He completed his paralegal law training at the University of the Philippines Law Center, Diliman, and Katarungang Pangbarangay Law in University of Makati, and attended mandatory continuing legal education at the University of Santo Tomas. He also took postgraduate studies at De La Salle College of St. Menild, Manila, in the fields of human capital management, estate management, professional management, master's class in events management, and theology at the Manila Philippines Institute of Religion. He has 5 business courses at the Ateneo de Manila Graduate School of Business and master's in business administration at the Philippine Christian University, Manila. He is the former senior paralegal of 2 reputable law firms in the country, the Nogales Law Offices and the Parugana Chatotan and Eleazar Law Offices, for a combined period of 10 years. He is a former bishop of the Church of Jesus Christ of the Latter-day Saints and ordained reverend by the Episcopal Vicar of the Apostolic Prefecture of St. Paul Catholic Church of the East in the Philippines. He was also an invited speaker in different universities like Marian College, San Sebastian, Arellano, and PUP. He attended continuous trainings and seminars for the past 33 years of his career. He has recently released a book entitled Tamang Guide sa Pakikipaghiwalay o Pag-preserve ng Marriage. Mamaya po, ipopromote po natin yan. Nabasa ko na po, sir, ang libro nyo. With 4 words by 2 law experts, Tamang Guide sa Pagpili
ng tamang lalaki o babae, tamang guide sa pag-aasawa at pagpapamilya, and other books about enhancing marriage and family relationships. Lastly, he is the founder and managing director, together with his lovely wife, of BCIDP Law Office, BCIDP Exclusive School for Couples, BCIDP Psychological Wellness Center, that forms part of the BCIDP Law Group Philippines, an organization that advocates the building of stronger marriage foundation, happier families, individuals, and businesses in the Philippines for the next generation. Ladies and gentlemen, my life coach, my teacher, at kami po ay may master's class and he is our mentor. Please welcome Reverend Angelo E. Base. Thank you very much, Doctora. And marami pong salamat sa opportunity na ito, sa inyo pong lahat. Siyempre, unang-una na kay Doctora Santos. Ang title po na naisip namin, na naisuggest ko kay Doc, is this, yung tamang pagtuturo sa ating mga kababayan para makagawa sila ng tamang desisyon sa kanilang buhay. No? Yun lang po ang desire ng bawat Pilipino. Mabuhay ng marangal, stress-free life, at namamanage yung pamilya. At alam ko po na ang mandate ng PAPCOM ay i-manage ang populasyon ng Pilipinas. Mahirap po ang trabaho yan. At kanina po, habang naghihintay ako, chine-check ko ang populasyon ngayon. As of March 15, 2023, ayon sa World Dometer, 113,508,821. Chine-check ko 2 years back. 2 years pabalik. 112,200,000. Ano ang difference? It's 1.3 million more or less in 2 years' time. And according to projection, by year 2030, tayo daw ay magiging 123.70 million. By year 2050, tayo daw ay magiging 144,490,000 more or less. By 2076, tayo daw ay magiging 153,360,000. Bababa lang daw ang ating populasyon by year 2100. That's the projection. By year 2100. Magiging 146,330,000 more or less. So, pag ganitong napapansin natin, tumataas ang populasyon at yung ating mandate to control the population ay ibig sabihin, marami pa tayong trabaho kailangan gawin. We still have a lot of work to do kapag tuloy-tuloy na tumataas ang ating population. And you know the results. I will discuss that later on. One of my favorite scientists is Albert Einstein. By the way, I have 98 slides. Kagabi, 126 yun. And I will try my best to finish all those 98 slides. Huh? I will move very quick. Sabi niya, don't listen to the person who has the answers. Listen to the person who has the questions. Ako yung tao na hindi tumitigil sa pagharap ng sagot. Kasi, when we started our businesses, dumami yung lumalapit sa amin to nullify their marriage. Na ang unang concept namin is business consultancy. Then, bigla na lang nagdadatingan mga petition for annulment. Nagpapatulong how to annul their marriage. So sabi ko, in the average of 10 inquiries a day, sabi ko, hindi yata tama ito. Tiningnan ko yung statistics. Sabi ng OSG, Office of the Solicitor General,
we have about 10,000 average a year of destroyed families. 10,000. Since 2001 hanggang 2020. Natigil lang ang pagbibilang nila nung pumasok ang pandemic. So, sabi ko, is this normal? Hindi pa kasama sa statistics yung walang budget sa pag-file ng annulment. Nakusa na lang hiniwalayan yung kanyang asawa. So, there must be an answer to this. Hindi ako pumayag na tanggapin na normal ito. Na pag ayaw mo na sa tao, lalayas ka na ng bahay. Pag ayaw mo na sa asawa mo, alis ka na. Hindi ito normal, sabi ko. I have to find answers. Kaya hindi ako tumitigil sa pag-aaral. Nakita niyo, 2 pages yung introduction ni Doc sa akin. Kami rin, mag-asawa, by the way, my wife works at the Supreme Court. She is my J-Tor sa Makati Court. Alam niyo kung ano ang umaakyat lagi sa korte natin na problema? Kahit na negosyo yan, kahit na damage yan sa property, pag pinagsama-sama mo sila lahat, it's all about relationship. Tungkol sa relationship. Pakikipagkapwa-tao, relationship sa asawa, relationship sa mga anak, relationship sa magulang, relationship sa negosyo. Yan po lahat ang umakyat sa korte. At yun po ang kanilang trabaho. Kaya sinama ko siya dito para mamaya sa open forum, tulungan ako sa mga sagot. Yeah. She's also a PAPCOM trained as a nursing graduate from Iloilo. Yeah. So, isang aming advocacy to strengthen the Filipino families. May pag-asa pa. No? Huwag tayong mawala ng pag-asa. Hanapin lang natin yung tamang sagot. Okay? I had a chance to study history, religion, science, natural law, man-made laws, and philosophies of men. So, inisa-isa ko yung kanilang mga sinasabi. Inisa-isa ko yung kanilang mga conclusion ng buhay. Ang maririnig nyo lahat sa akin today ay hindi new information. Hindi ito bago. Matagal na po ito. Baka lang hindi pa ninyo narinig o hindi na-discuss sa school. Kasi may mga bagay po akong napansin na hindi tinuturo sa school. Marami. Na matututunan nyo lang pag nag-self-study kayo. Because ang tinuturo sa atin sa eskwelahan ay limited. In other words, kung ano lang yung kailangan mong malaman. Yun lang. So, of all these philosophers, religious organization, scientists, pati yung man-made laws natin, pag inisa-isa mo sila, bakit iba-iba yung sinasabi? Meron naman ding pare-pareho. Ano ang dapat nating sundin? Kasi yung lahat ng ating ginagawa ngayon is a result of an idea. Idea na galing sa isang tao na pinick up natin, minahal natin, that became our philosophy. Pinaniwalaan natin. Kaya once we love that idea that becomes our philosophy, that will guide your actions. Lahat ng decision mo, doon magagaling sa philosophy na yon. Ganun po kahalaga ang pagtuturo ng tama sa tao. Ang tanong, lahat ba ng natutunan natin ay tama? Kasi ang dami ng matatalinong nabuhay, 20th century na tayo ngayon, imposibleng hindi nila problema dati, yung problema natin ngayon, imposible. I'm sure meron ding hiwalayan, meron ding issue ng population sa kanila, 15th or 16th century, 17th century. Ayan yung period na naglabasan, yung maraming studies about life, about behavior sa tao, ng tao. Kaya, ang guiding principle natin dapat, para hindi tayo ma-confuse, para mahalin natin yung tamang philosophy so we can be guided, yung ating buhay maging effective, yung ating pamumuhay at pagtuturo, is for us to have the truth. The truth. But why? Because the truth
who will set us free. Free from what? Free from confusion, free from miscommunication, free from misinformation. Di ba parang, kung maalala nyo, nag-aral tayo sa math, binibigyan tayo ng formula. No? Pag hindi natin naintindihan yung formula, hindi natin masasagot ng tama. Di ba? Pag hindi natin naintindihan. Pero the moment na naintindihan mo yung formula, you will have the right answer. Di ba? Very basic yun. Now, marami ng psychologists ang nag-aral kung paano i-dominate ang tao. Kung paano kukontrolin yung action ng tao. Napag-aralan na po yan many, many years ago. Starting from 13th century onwards. Okay? Kaya, may mga philosophy na nabuo before na in order to gain more riches sa mundo is to tell people na kami ang superior. Kami ang puti. Kami ang... They pick it up from the Greek philosophy. Na pag puti ka, ikaw ay superior sa mundo. Ang brown, ang black people, they are slaves. That even Aristotle, pababasa mo sa history, sabi niya, slaves are necessary para pagsilbihan sila. Kasi sabi ko, nagtanong din ako noon eh, kung meron namang public school na dapat nag-aaral ng tao, kasi education naman talaga kailangan ng tao, ito succeed in life eh, di ba? Sabi ko, kung lahat mag-aaral at magiging engineer, wala na magtatayo ng bahay natin. Let's say lahat magiging doktor. Eh kung doktor ka, kaya mo rin gamutin sarili mo eh, di ba? Hindi pa ako nakontento doon. Naghanap pa ako ng sagot. Is this really necessary na magkaroon tayo ng slavery? Ayan po ang tinuro nila from the beginning. Kaya sila po yung nauna na malaman ang lahat ng bagay. As I go on, mas maintindihan niyo po. Now, dahil sa aking mga malalim na pagtatanong sa buhay at pag-aaral, na pati family ko, binibaligtad ko, hinanap ko yung solusyon. Bakit despite the counseling na ginagawa natin sa City Hall, despite the pre-marriage, the responsible parenthood, sabi ko, bakit bumibigay? Ba't gumigive up? Hinanap ko yung sagot, nandiyan po lahat sa libro. Kaya bili po kayo mamaya, ha? Now, pandemic time, kinulong tayo. Wala po kaming ginawa kong mag-asawa, kundi mag-aral na mag-aral na mag-aral. Hindi po kami nag-mukmok sa bahay. Kaya lumabas po ang book na ito. Na nagbabasa po ng isang law professor sa UP, ay sinuportahan po niya ito. Nagbigay po siya ng forward niya. And another lawyer na expert din sa law, ay nagbigay ng forward. And one Ateneo resource speaker. Yeah, pati siya, may forward din. Siyempre. Okay. Ito po. So, mababasa niyo po yan sa loob ng book. Now, marriage ang simula ng lahat. No? Dito lahat nagsisimula sa marriage. Pag meron tayong tinuturuan sa LGU ng mga papakasal, their intention is to form a family. Di ba? Sabi ni Einstein, marriage is a risk. I think it's a great and glorious risk. As long as you embark on the adventure in the same spirit. Sa Tagalog, pag pumasok ka sa marriage daw, pwedeng umigse o humaba ang buhay mo. Okay? Di ba? Kasi pag konsumido ka sa asawa mo, yung stress na ibibigay sa'yo, gigisingin lahat yung binana mong sakit na nananahimik. Di ba? Ang sikreto daw, sabi ni Einstein, dapat isang spirit lang kayo bilang mag-asawa.
Paano ba yun, yung isang spirit? Babanggitin ko na, baka malampasan ko. Pag kinasal ang dalawa, ang babae at lalaki, di ba ang description, isang katawan na lang? Isang katawan? Totoo naman eh. Kasi mararamdaman ninyong dalawa yun. Pag seryoso ka sa pag-asawa, may kondisyon yun. Hanapin mo siya pag nawawala. Kukwestiyonin mo pag hindi nagpaalam. Nasaan ka ba? Diba? You feel that naturally. Now, bakit mo nararamdaman yon? Hinalap ko rin sa science yung sagot. Hindi ko makita. At dahil yung marriage, pinakaunang institusyon na nabuo sa mundo, umatras pa ako pabalik. Kasi that's how to get the truth. Babalik ka. Backwards. So pinagsimulan ng marriage. So sabi ko, bakit meron din kayong feeling na pag mga kababaihan, pag pera nila, pera din nila, pera lang nila. Pag pera ng asawa, pera pa rin nila. Diba? Kahapon lang, nasa Paranaque pa, sa LGU, sa elevator, may nagnireklamong husband eh. Bakit pag pera ko, pera ng asawa ko? Hindi siya nabi daw, nung nag-asawa siya, yung pera niya, magiging pera ng wife niya. Wala rin nagsabi sa kanya sa counseling. Nagre-reklamo. So alam niyo ibig sabihin ni Einstein dito, one spirit, ibig sabihin, isang mithiin, isang gusto, isang destinasyon, isang klase ng mga mithiin sa buhay. Kasi pag magkaiba kayo ng mundong mag-asawa, hindi kayo makikita sa gitna. Kaya malaking tulong nga yung pareho kayo ng likes and dislikes eh. Doon sa last session namin, tinanong ni Doc, paano ba magiging compatible? Binigyan ko ng sagot si Doc. Attend kayo ng masterclass. Ha? Okay. Pag ang isang katawan ay nangangailangan lamang ng isang spirit. Very logical. Di ba pag napoposes yung tao, nawawala yung original spirit? Hindi pwedeng dalawa spirit sa isang katawan. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. We were trying our best to control the population by giving them mga birth control method, scientifically or natural method. Di ba? Ang simbahan, they only teach natural method, di ba? Against sila sa artificial method ng pag-control ng population. Dahil ang turo sa ating mga ninuno, ito shocking ito, masashock kayo. Kasi pinag-isipan ko at pinagdasal ko to. Tinuruan tayo na pag nagparami ng anak, yan ay kalooban ng Diyos. Kaya sa tuwing nag-uusap ko may mag-asawa, sabi ko, kalooban pa ba ng Diyos pag nahihirapan ka ng pakainin? Pag dumami na? Parang hindi nagmamatch, di ba? Oo. So, inimbestigahan ko. Tinignan ko yung mga lumang birth certificate. Magugulat ka, kapapanganak pa lang, may religion na. Tingnan nyo, yung mga birth certificate ng mga lolo at lola nyo. Mga pinanganak before, siguro, before the war. Sabi ko, siguro, intentional nilang ginagawa yan na kapag maraming members, more collection. More power in the society. More money in politics. Kaya pag nasa isang church ka, ganun din. Yung anak mo, dictated na yung religion. Shocking yan. Pero pag-isipan niyo po. Kaya, lahat po ng paraan na ginagawa natin to manage our population, hindi po effective, no? Looks like hindi effective. Kasi merong mentality na nabuo na hindi na natin makontrol. At yan po ang intention ngayon ng lecture nito.
mabago ang inyong mentalidad. At ini-invite ko rin kayo na pag-isipan, pag-aralan. There is no vaccine against stupidity. Stupidity is only another word for ignorance. Pag hindi mo alam ang isang bagay, of course, wala ka idea. You cannot do what you do not know. And you cannot give what you do not have. As simple as that. Kaya, yung pagtaas ng ating social ills, pagtaas ng populasyon, pagdami ng crime, na walang katapusang drug problem, walang katapusang poverty, napagod na akong kaboboto eh. Di ba kayo mabagod kaboboto? Na every time may upong presidente, iaalok ang Pilipinas, mag-invest kayo. Bakit? Kailangan walang nagugutom na Pilipino. Yun ang vision ni BBM. Kailangan niya mag-provide ng trabaho sa bawat Pilipino. Dahil sa sobrang dami na natin, every sitting president, yan po ang gagawin, i-alok ang Pilipinas ng magandang venue para mag-negosyo to provide jobs for our Filipinos. Kung ang solusyon na ginagawa natin ay the same lang, paikot-ikot lang, at hindi effective, in other words, may other solusyon na hindi natin nakikita. Now, I have to test your mentality. Do you believe that lahat ng bagay, maliit o malaki, na sa mundo natin, sa community natin, sa pamilya natin, na pumasok o dumaan o dumating sa buhay natin ay may purpose? Yes. Lahat. Okay, thank you. Kapatid nga yung pagkikita namin ni Doc Santos, may purpose eh. Kaharap niyo ako ngayon. Every successful thing on earth, big or small, went into the right process. Lahat ng bagay na napapakinabangan natin at nai-enjoy natin, hindi tayo nai-stress, ay dumaan sa proseso. Yes. Thank you. Do you also believe that we are designed only as one? One unique body and parts? One eye is different to another eye? Pati yung tenga natin, di ba? Kahit na dalawa yan, magkaiba pa rin. Ganun po pagkakadesign sa atin. Di ba? Pag tinitigan nyo yung itsura nyo, tapos nag-selfie kayo, makikita nyo yung mata hindi pantay. Yung paa natin hindi pantaya. Yung thumbprint, ilang tao na sa buong mundo, walang nagkakatulad ng thumbprint. Yun po ang design ng buhay natin. Only one. Kahit na may naririnig kayo yung Trinity sa simbahan, only one. Iisa lang sila. Uniqueness ang tawag po diyan. Do you also believe that every stable and functional institution or structure that stands on earth is held by a foundation, beneath, strong foundation? Lahat po ng tumatayong bagay. Alam nyo ba na meron ding mga institution o bagay na invisible na hindi natin nakikita? Alam nyo kung ano yun? Yung marriage. Kasi pag nakita ko kayo, hindi ko naman alam kung married kayo o hindi eh. Unless makita ko kayo in a family picture. Diba? That's an invisible institution na kailangan din lagyan ng foundation. Na ang buong akala natin, porque nakatapos tayo ng maraming academics, foundation na yun to have a strong family. Which, in my experience, hindi pala totoo. Because we met a lot of court judges and justices na hiwalay. And they have knowledge of the law. May mga doctorate of philosophy at kung ano-ano pang DD, PhD sa kanilang pangalan. Pero when you check, may problema ang pamilya. Sabi ko, in other words, hindi sapat na ikaw ay well-educated para ikaw ay mag-manage ng pamilya ng maayos. Hindi sapat. Kaya nagtanong pa rin ako, ano bang kailangan natin para mamanis natin ang ating relationship ng maayos? Let me go on.
Siguro unahin natin sa pag-define ng terms, no? According to Socrates, Greek philosopher, the beginning of wisdom is definition of terms. Kung mapapansin nyo, bawat batas na lumalabas sa Kongreso, may definition of terms muna. So, kasi baka yung terminology mo iba eh. Kaya sinusulat na nila para hindi na sila makapagtalo sa'yo. Okay? What is marriage in your own words? Sacrifice? Sige nga, testingin ko. Ano ang pagkakaintindi nyo sa marriage? Yes. Ano po? Union. Union? What else po? What else po? Psychological? Ah, psycho and logical. Okay. What else? Meron pa? Meron pa po? O, importante ito kasi nagka-counseling tayo. How do we define marriage in our own words? How do we define it? Para yung kinakasal na kinakounseling natin, eh, maintindihan din nila. So they can make the right decision. Di ba? What is marriage according to family code? Who wants to volunteer? Pwede pabasa po. Sir, ikaw na, sir? Opo, marriage, ano? So marriage is a special contract of permanent union between a man and a woman entered into in accordance with the law of the establishment of conjugal and family life. So pa, sir? Special, okay. It is the foundation of the family and an inviolable social institution whose nature, consequences, and incidents are governed by law and not subject to stipulation. Except that marriage settlements may fix the property relations during the marriage within the limits provided by this code. Salamat, sir. Sino ang gustong mag-explain? Anyone na pwede mag-explain, please? Come on. What is marriage for you? Eto na, tinutulungan tayo ng family code. Pero kailangan natin himayin, no? Now, permanent contract, permanent union. Iba daw yan sa ordinary contract. Ang ordinary contract, yung bilihan ng kotse, bahay, you can dictate your terms. Papagawa ka ng bahay, you can dictate your terms. Both of you. As long as wala kayong kinokontrang batas, or not contrary to morals, public policy, customs, etc. Sabi ng civil code. As long as wala kayong binaviolate na batas, anuman yung agreement ninyong dalawa, pinagkasunduan nyo, that is being honored by our law, by the courts. Okay? Sa marriage, hindi daw. Hindi ka pwedeng pumasok sa marriage na dala-dala mo yung condition mo. Ganito ang gusto ko, ganito ang gusto ko. Ang pinayagan lang yung property relationship. May bit-bit kang, halimbawa, si Sharon Cuneta ka, may bit-bit kang yaman, papakasalan mo isang senador na may yaman din, nag-prenup sila. Yun lang po yung pinapayagan ng batas. Pero yung terms and conditions sa pagmamahalan ninyong dalawa ay governed by law. Kapag violate mo, meron kang pananagutan. Yun po ang kaibahan. Kaya, pag pumasok ka sa marriage, hindi nauubra yung pagiging lasenggo mo, sugarol mo. Hindi nauubra yung sabihin mo sa asawa mo na, pasensya ka, nag-asawa ka ng lasenggo eh. Hindi na po uubra yun. Hindi po yan binibitbit doon. Bawal na. The difference lang ay walang criminal liability. Kaya sige lang ang tao. Sige lang ang mga Pilipino. Walang criminal liability eh. Gawin niya sa China. May criminal liability yan. Kakalat ka rin kapalabas ng bahay mo. Kaya nga may permit pag kukuha ka ng anak uli, pag magdadagdag ka ng anak. From 1971 to 2016, one child policy. From 2016 onwards, nakita nila bumaba yung populasyon nila. Nagkaroon ng two child policy. 2016 onwards. Pero ilang taon yung walang yung one child policy, nakita nila effective. Pag ginawa natin dito yan,
one child or two child policy? Papasa? Papasa, hindi ano? Hindi. Ang unang kukontra, sino? Simbaha. Therefore, kung ang marriage po ay permanent contract, walang expiry date, walang no turning back, it's a lifetime commitment, wala rin sulian sa magulang, union of man and woman daw ang marriage, hindi ba very crucial to choose the right person from the very start? Pag nagka-counseling tayo sa mga couples, dapat they would think twice paglabas nila ng counseling session. Teka muna, tutuloy ko pa ba to or hindi? Dapat ganun yung maging impression nila. Are you in the right person? Wala ka na atrasan eh. Einstein again. The secret of a happy marriage is finding the right person. You know they're right if you love to be with them all the time. Alam mo daw na tama siya kapag gustong-gusto mo siya laging makita, makasama, makausap. Pag medyo nagda-doubt ka na makita, makausap at masilayan siya, eh, you need to go to a counselor. Okay po? Now, what is family in your own words? Nag-umpisa tayo sa marriage. Now, family. Kasalman o hindi, isingit ko lang. Ang difference ng wedding sa marriage ay napakalaki. Na-invento ang wedding ng tao. Ang marriage hindi po invento ng tao. Bakit na-invento ang wedding? Pinag-isipan namin mabuti kasi wedding planner din kami before. As I've said kanina, hindi mo malalaman kung kasal yung tao. Kaya merong risk or potential for infidelity. Hindi mo alam eh. Pero pag kinasal yan, witness ka, narinig mo yung kanilang sumpaan, may publiko na nakikinig, alam natin na sila ay kasal. Sila ay may asawa, may pamilya. What else? Pag sumumpa kayo publicly sa inyong kasal, tumataas yung level, legal obligation to keep your vows. Did you know that? Ang langit nanonood. Nakikinig. They are taking down notes. May mga angels taking down notes. It's in the Bible. Kaya mataas yung liability mo if you break that vows. Nag-warning na siya. Alam niyo kung ano binigay niya warning? 4 generations. Ano yung 4 generations na yan? Yung anak mo, at anak niya, at apo niya, apo mo. Yung another anak mo, 4 generations onwards. Another anak mo, 4 generations onwards. Magiging victim ng relationship problem. It's there in the Bible. Again, sabi ng Constitution, the family is the foundation of our nation. Marami ng pag-aaral ang ginawa na nakita nila na lahat ng social ills ay galing sa pamilya. Lahat ng naranasan natin traffic, galing sa pamilya. Kung nakukonsumi tayo, yan ay brought about by overpopulation. Okay? Okay, strong families, foundation of a great nation. Kaya pag dinefine mo ang foundation, siya yung pinaka-ilalim ng isang structure na hindi na natin nakikita. The same with our family. Hindi mo mamahalata kung siya ay pamilyado unless they declared it publicly. About construction, if you talk to civil engineers, lahat ng budget, nandyan. Majority. A family code also defines family as a basic social institution which public policy cherishes and protects. In other words, lahat ng polisiyang ilalabas ng gobyerno, pababa hanggang sa barangay, ay dapat hindi ikasisira ng pamilya. Let's talk about vows in law.
Vow Silo, sabi ni Attorney Guanzon sa kanyang book na Violence Against Women and Children, nahihirapan silang mag-prosper ang Vow Silo because may mga judges na hindi naniniwala sa Vow Silo. It's unconstitutional daw. Wala lang naglalakas loob magpetisyon to declare it unconstitutional. Kasi nga, it goes against the family code of preserving the family. Kaya we are giving seminars sa mga barangay, yung mga vows, yung official nila. Sabi ko, alam ko yung training nyo kung paano ipakulong yung mga husbands. Alam nyo yung step-by-step procedure, how to send them to jail. But they didn't know that they are sending the foundation of the family. Sino yung foundation? The husband. The father. Yan po yung foundation. So it may be shocking to you because may naririnig kayong equality. Ha? May pinopromote tayong equality. Tama naman yun. Parehong smart ang male and female. Wala kaming kontra dyan. Pareho kayong smart. Ang problema, may mga husbands o lalaki na ina-underestimate ang babae. They always feel superior to the woman. Saan galing yan? If you talk to the European, or if you study European culture, doon ang simula sa kanila yan. Mababa ang tingin nila sa kababaihan. They are senior. They are always the leader. When America declared independence sa England, may mga naiwang British doon sa Amerika. Mga British din yun na naging Americans lang later on. At bit-bit nila the same mentality. At marami ako nakakausap na kababayan nating Pilipina matapos mag-asawa ng foreigner, ng British, ng American, ginagawa silang slave sa bahay. Ang dami po. Ginagawang alila. At lagi pinamumukha daw sa kanila para maghabol ng pera sa kanila. Hindi sila pinagtatrabaho. Kontrolado ang kanilang finances, paggastos. They still have the same mentality, American people. Selected. Pero pagdating sa United Nations, mapapansin nyo, they are promoting equality. Hati ang American people, yung Western na sinasabi natin, hati. Merong naniniwalang senior ang lalaki sa babae, meron namang naniniwalang pantay ang lalaki at babae. That's why yung equality ay nakakarating sa ating bansa because we sign in the agreement. I think that's CEDAW or Geneva Convention. Philippines is part of the signatory to promote equality. Kaya yung law natin, nakakabit doon, nakakonect doon. At majority ay favoring the woman. Favoring the woman. Kaya kapag may husband na binubugbog ng wife, pupunta sa presinto, oh, alam niyo na, tatawanan ka ng polis. Ikaw, sir, nabugbog ka? Oo, may Nigerian kaming client, ang laki tao. Siya yung pinakamabait na Nigerian na nakilala namin. Binibigyan siya ng emotional problem ng kanyang wife na Pilipina. Pumunta na daw siya sa police station, sa totoo lang. Kinukwento niya sa akin. Nagtatawanan siya. Laking tao eh. Nalaking muscle eh. Walang law, husbands, para mag-complain ka against your wife. Just one of the things na nilalabas ng Kongreso, one of the laws that gives us confusion. Bakit nga ba? In human society, family, from the Latin word familia, is a group of people related either by consanguinity, by recognized birth, or affinity, by marriage or other relationship, from Wikipedia. Dahil sa dugo or dahil sa kasal.
In most societies, it is within families that children acquire socialization for life outside the family. Magaganda ang definition lagi ng words, ng terminologies. Lagi positive ang definition yan eh. Ang pinaka-nagustuhan kong sinabi dito, ideally builds a person into a functional adult. Kaya paglabas ng human being sa kanyang tahanan, dapat alam na niya kung paano kapag-socialize. Alam na niya na hindi tama na manakit ng bata. Alam na niya na masama ang magnakaw. Alam na niya na pag hindi ka niya, huwag niya kukunin. Alam na ng bata dapat yun bago lumabas ng bahay. Purpose of the family, again, bawat bagay may purpose. And that includes the family, to maintain the well-being of its members and of the society. So society talaga ang balik eh. Pag na-mismanage mo ang iyong mga anak, lalabas siya. Paano ba natin na-mismanage ang ating mga anak? Study Abraham Maslow, Hierarchy of Needs, na in-improve ni Eric Erickson. I encourage you to study that. Paano ba ituro ang tamang pagiging ama at ina? May crisis na dumarating sa bata bawat stage ng buhay niya. Pag sinabing crisis at hindi natin na-address, something negative will happen. At kasama doon yung hindi na di-develop yung tiwala sa sarili. Hindi na di-develop yung belief sa sarili. Dahil hindi na-address yung crisis. So, please, I encourage you, study. Go back to scientific findings of Maslow and Eric Erickson. Bihira ang pag-aaral na ginagawa sa ating bansa. Laging Harvard, nakikita natin, Yale, conducted a study, etc. But this one, World Vision, conducted a study about us. A study by Margo Galang, sabi dito, in the Philippines, separation among married couples is not rare, despite the absence of a divorce law, which is forthcoming. Beware. usap-usapan na kahit may mga pa-meeting, patawag yung committee na naka-schedule ng aprubahan ng divorce law. And just imagine the consequences of that. Okay? Sabi ng study ni Margo Galang in 2015, pinagsama-sama nila lahat ng reason of separation. Nanauwi sa apat na reason. Financial problems, lack of communication, infidelity, domestic violence. Again, financial problem, lack of communication, infidelity, domestic violence. Isa-isahin ko lang very quick. Financial problem. Papasok ko ba ng marriage without any financial stability? Hindi dapat. Papasok ko ba sa marriage na jobless ka? Hindi rin dapat. So it calls for management of yourself. That's part of building your foundation when you are creating an institution called marriage. Di ba? Lack of communication. Mahirap bang mag-usap ang mag-asawa? Hindi naman siguro. Kung umuwi naman sa isang bahay, makakapag-usap. Pero bakit naging reason din for separation? Alam niyo kung bakit? Kasi ako din, di ako naniniwala, hindi ako pumayag eh. Usap lang pala eh, mayroon ng technology. Kung malayo ng konti, may video na nga eh. Wala na tayong pwedeng irason eh. May charger pa, ano tawag doon, yung travel charger, may power bank. Wala na tayong irarason eh. Para hindi tayo mag-communicate pag-asawa. Alam niyo ba yung totoong reason dito? Isa lang yung nagdi-decide. Sobrang busy ng isa, nagdi-decide na yung isa. At yung isa, magre-reklamo. Bakit dinesisyonan mo nang hindi ko alam? Yan po yung sinasabing lack of communication. Kapag naipon po yun, nag-decide ka ng decide, nang hindi alam na asawa mo, magugulat ka na lang. Sooner or later, wala nang gana sa iya.
hindi ka nakakausapin. At sa lalaki naman, kapag puno ang kanyang focus sa pamilya, maganda yung mentality, hindi ibig sabihin na ikaw lang yung leader ng bahay, ng tahanan, na ikaw lang mag-decide. Konsultahin mo ang iyong queen. Okay? Again, pareho kayo smart. Take advantage of that. Napatunayan ko yan sa aming pagsasama. Mas senior ako sa kanya sa studies. Sabi ko, alam ko lahat. Alam ko na lahat, makinig ka sa akin. It turned out, na may mga bagay ako hindi alam na alam niya. Ah, oo nga pala, no. May realization na gano'n. At doon ko napatunayan na the wives are truly helper to the man. Ang tanong, how do you define helper? Ang definition ng marami dyan, katulong, tagalaba, tagatimpla ng kape ko, tagasilbi. Helper means ezer. Hindi na-explain ng science yan. Kasi ini-explain ng mga scientists ay yung pagkakapareho ninyong dalawa bilang smart na tao. Pero may pagkakaiba pa rin, sabi ni Socrates. Men and women are the same. Are equal, but not the same. Men and women are equal, but not the same. Socrates. May limitations ang bawat pagkakaiba ninyong dalawa. Okay? Mamaya po. Anong limitations niya? Infidelity. Bakit ba nangyayari ang pagtataksil? Sabi dito sa isang post na magandang i-share, niloko ko ang live-in partner ko noon. Sabi niya, kakalimutan niya lahat basta magbalikan kami. Ginagawa ko lahat para mag-gain ulit yung tiwala niya at bumalik yung dating siya. Aminado po ako sa lahat na nagawa ko noon, pero tuwing mag-aaway kami, ipapamukha niya sa akin na niloko ko siya. Madalas, mapanakit na rin siya sa akin sa harap ng mga anak ko. This happens to everyone, to anyone na nag-commit ng infidelity o pagtataksil. The question is, despite you are forgiven verbally, bakit lagi nagpa-pop up every time na mag-aaway kayo? Every time na magdi-discussion kayo? Here's the answer. Everything is reasonable, explainable, except for one thing, betrayal. Maintindihan pa yung pagiging chain smoker mo, maintindihan pa yung pagiging sugarol mo for a time, but not betrayal. Remember that. Why? Because we are dealing with natural law. You just break your vow. Every time you violate a natural law, ang punishments niyan, built-in, eternal. Lahat ng gagawin mo, next time. Lahat ng sasabihin mo, next time, ay pagdududahan na. Hindi ka na pagtitiwalaan. Yun lang, kumausap ka sa opposite sex, nang hindi alam ng spouse mo, secretly, tapos nalaman pa sa iba, that's already betrayal. Kahit na anong explanation mo na wala kang ginawang masama, hindi yan paniniwalaan. Please tell that to our marrying couples. Domestic violence. Tinaga ng kanyang mister. Binalikan ko yung story. Ang ginagawa pala ng babae ay sinigaw-sigawan yung kanyang husband. Publicly. Minaliit ang kanyang husband. Now, maaring hindi niya alam, again, knowledge nga eh, maaring hindi alam ng babaeng ito na ang lalaki ay naghahanap ng respeto. Respeto. Anong respeto yan? Yung hindi mo siya iniinsulto. Yung hindi mo siya minamaliit. Yung hindi mo siya sinasagot-sagot ng pabalang.
Yung hindi mo siya, hindi mo pinapamuka sa husband mo na mas malaki ang kita mo. Hindi ka nagsha-shopping nang hindi niya alam. And so on and so forth. That's respect. Hindi po love ang pangangailangan ng husbands. Sino may sabi noon? Yung creator ng marriage, yung author ng marriage. Ang pangangailangan ng husband mo ay respeto. Because the more you respect your husband, the more namamahalin ka niya. The more naaasikasuhin ka niya. Pag nakita niya, nire-respeto mo siya. Ano naman ang needs ng babae? Ano kaya yung needs ng babae? Ano? It's love. It's love. Kaya nga sabi niya, husbands, Apostle Paul, husbands, love your wives and do not be harsh to them. It's a natural law. And scientists discovered that the women are created to be emotional. Yun lang, sabihan lang kayo na maalat luto nyo, harsh yun, di ba? Ano pa yung harsh sa inyo? Sabihan kayo mataba. Harsh yun, ma'am, di ba? Oh. Harsh yun. The husband didn't know that he is violating a natural law. Think about this. Dok, ilang minutes pa ako? Sige. A perfect building. Now, nagkakaproblema tayo sa word na perfect. Bakit? Based on our definition. Paano ba natin i-define kasi perfect? Kasi every time magka-counseling ako doon sa Paranaque, sino na iniwala sa perfect marriage? Wala nang tataas ng kamay. May problema talaga tayo dito. The kind of mentality that they have now. Bakit? Wala na siguro makitang example ng perfect marriage. Pag sinurvey ko sila, in the past 2 years, baka isa o dalawa, tatlo lang, inaalala ko nagtaas ng kamay. At galing sila sa buong pamilya. Intact na pamilya. Now, if you have a vacant lot, gusto mo tayuan ng building, nasa isip mo na yung building eh. Kung ano yung itsura lalabas, kumuha ka na ng tamang arkitekto, tumuha ka na ng engineer, carpenters, mason, electrician, plumbers, suppliers, right finance management team, right performance of duties, tatayo ang building na gusto mo ayon sa drawing na nasa isip mo. Yes or no? Tatayo. Pag isa dyan, nag-isip, naging corrupt, nangumisyon sa supplies. Isa dyan, naging addict. Isa dyan, nangumpet. Naging selfish. Hindi magagampanan ng trabaho. Madidiskaril ang project mo, magtatagal, gagastos ka, etc. Umpisa natin by principles. Yung knowledge of principles. Ang priority dapat natin sa ating buhay, anuman ang ating gagawin, should be principles. Tanong, do you have the right principles? Because hindi lahat ng alam mong mabuti ay tama. I-define natin ngayon. Etymology of principles. Prince means first. The kingdom governments existing in Europe, yung mga sons and daughters ng king are called prince and princess. They are first in line to the throne. Combined with the word pulse, it's first law. Principle means first law, unang batas. Na hindi natin created. Na kahit sinong human being, philosopher or congress or senate, it's first law ang tawag po dyan, principles. When violated, built-in punishments, no need for court or judges, they are built-in in creation. Nandiyan na yan, before we were born. When unheeded, have built-in destruction. We can never argue with principles. No human being can. Hindi mo ma-argue yan. We cannot give conditions to principles before we obey. We are not entitled to our opinion on principles.
we can only choose to obey to benefit from it. Because may benefit na kasama when you follow principles, obey principles. Number one na principle na ituturo ko po sa inyo is yung natural law. Not discovered by any scientist. Nakita nila na mayroong law of thermodynamics, may law of inertia, may law of gravity, may law of relativity. Nakita na nila yan. At hindi nila yan madebate. They can only explain. Now, Wikipedia describes natural law as something not by act of legislation, but by whom? By God, nature, or reason. Hindi galing sa Congress, hindi galing sa Senado, hindi rin galing sa sino mang tao. It is there before we were born. Galileo Galilei, if you remember, sa inyong history books, 15th century astronomer na na-discover ng telescope, sabi niya, humans and all things on earth were subject to natural laws which physics and mathematics could describe. Subject daw tayo sa natural law. And do not ignore that. This book contains our history. This book contains natural law. This is not a religious book. Don't forget that. Hindi po ito produced ng religions. Nauna po ito bago po magkaroon ng mga religion sa mundo. It is not a book of suggestion. Okay? It is about the creation of the earth, the human beings, and a government called kingdom. You can never find democracy in that book. Because kingdom ang daladala ng isang batang pinanganak. Nasa kanyang shoulder ang gobyerno. Gobyerno ang lagi nating hinahanap every time may problema tayo sa buhay. Di ba? Every time nabuboto tayo, sana magbago na ang buhay natin. Sana umunlad na ang bansa. Di ba? Hindi naman religion yung nakikita nyo eh. It's the government that you feel can solve your problem. Science without religion is lame. Religion without science is blind. Because there was a time na nawala sa sangkatauhan ang librong yon. Isinalin sa Latin para hindi maintindihan ng ordinaryong tao. Kaya naglabasa ng mga scientists. At mapapansin nyo, natutuwa ako, na-surprise ako, na yung mga scientists na to na lumabas has a lineage to being a Jew. Jew, yung kanilang lineage. And the true meaning of marriage, according to its author, it's a holy covenant before God. Holy covenant. So marriage and family, the first and original institution in the world, nandiyan na yan, before pagumating ang gobyerno, sino bang Congress or barangay ang lumabas, una pa rin ang marriage at ang family. Kaya hindi po yan produkto ng state. Kaya makakapagdikta lang kung paano tatakbo ng maayos ang pamilya ay yung creator mismo. Parang yung produkto mo. Sino ba makakapagsabi kung bakit nang malfunction ang produkto mo? Sino best person to tell you kung ba't nang malfunction ang laptop mo? Sino? The manufacturer. Because he knows the design. And he has the solution sa pagmamalfunction ng produkto. Okay? Marriage is a product of God. Don't forget that. Principle number two, relationship ang tawag sa isang bagay na dependent sa another thing to function well. Kagaya ng law and order. Tanggalin mo yung law, what happens? Disorder. Magpartner po yan. Mapapansin nyo, lahat ng gamit natin, no man has ever created a product that is all in one. Laging dependent yan to another product. Kuryente. Hindi tatakbo yan without the kuryente. Wala pa po naka-invento ng isang produkto na nagpa-function na hindi kailangan ng another product to function. Think about that. Wala pa na-inventong kotse
na tumatakbo kahit walang gas, wala pa po. Na kahit nga electric car, isinasaksak pa rin. Okay? Sa biology, if you study, lahat ng animals has to depend to another product para mabuhay siya na normal. Especially, there's a specific butterfly na yung kulay lang na yun ang lalapitan niya for him to function well. So relationship is not a product of human beings. Each product has to keep connected to each other to live longer. So in marriage, when you decide to leave your parents, sino na ang relationship mo? Ay di yung spouse mo. At ang payo, kapag daw nag-asawa ka, iiwan mo ang iyong ama at ina. Kaya alam nyo na yung consequences if we violate that natural law. Leave is a Hebrew word which means disconnect the three parts of your body to your parents. Because yung asawa mo na ang magsusupply ng needs mo na yan. Ano yung three parts ng katawan natin? Physical, psychological, and spiritual. Ako, dahil Kristiyano rin ako, sabi ko, pag kailangan ng financial assistance ng parents, bigyan natin. Ha? Pero sabi rin ng mga scientists, ang may tutulong lang daw natin sa ating extended family kapag nangailangan sila, ay kung magkano yung tira after paying all the bills. Because sooner or later, pag-aawayan yung dalawa yan, hanggang kailan ka ba tutulong sa mga kapatid mo, sa magulang mo? Kaya, hindi natin pwede i-debate yun eh, yung utos na humiwalay ka sa magulang mo pa nagpamilya ka. Kaya it becomes necessary for the parents na pag nag-asawa yung mga anak, dapat they can stand on their own. Masarap marinig, anak ko, muna kami intindihin ng mama mo, marami kaming savings. Intindi mo na yung pamilya mo, anak. Ang sarap marinig yung ganun, di ba? Pero bihira lang natin naririnig yun sa ating culture. Okay? About this, very quick lang. Natural products din tayo. Kagaya din ng puno na nakikita nyo sa screen. Na nagsimula sa isang buto. Ang isang buto na yan, built in ang success para maging puno. Let's say if it's a mango seed, built in yung kanyang capacity to bear fruit. Ganon din ang human being. Ilagay mo lang yan, mango seed, sa tamang lupa, tamang supply ng tubig, tamang supply ng init ng araw, magiging puno siya even without the human being's intervention. Sa asawa, pag siya ay nasa tamang tao, tamang environment, tamang pag-uugali, tamang karakter, mag-grow siya sa piling ng kanyang asawa. Naturally. Think about that. Kaya itong mga isda, hindi yan umaalis sa tubig because they know magmamalfunction sila the moment na umalis sila sa tubig. Yan yung dependency for another product to function well. The same with the birds and all the other animals. Ang duty natin sa ating bansa, ang i-organize ang ating buhay. Expected po yan ng ating gobyerno. Nasa constitution po yan. Na before tayo mag-form ng pamilya, make sure na ready tayo. Expected ng estado na maayos ang bawat pamilya sa bawat komunidad para konti lang yung popondohan nila sa pag-solve ng social ills. Para yung pondo naman mapunta sa development ng ating bansa. Di ba? Para dumami pa yung skyway natin. Dumami pa yung flyovers natin. Kahit na tumataas yung populasyon. Eh, anong nangyayari? Napupunta sa mga hindi nagtatrabaho yung ating pondo.
Kaya damo na nagbibigay yung gobyerno, damo na tinuturuan natin sila maging dependent sa gobyerno. Damo na nagbibigay tayo ng pera sa kanila. Tanungin mo ang audit. Lahat nung nag-enjoy ng 4Ps, hindi pa rin nag-improve ang buhay. Kasi kung natuturuan ng tama, in 5 years time, aasenso ang isang tao. In 5 years time, kung naturuan lang ng tama. Principle number 3, every good thing are functional, na-explain ko na kanina. Did you know that there is a process before ka magmahal? May proseso po. Anong unang proseso? Love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind, with all thy strength. Step 1. Damo na makilala mo ang Diyos, damo na malaman mo siya, makilala mo siya, damo na makikilala mo sarili mo kung ano ang iyong kakayahan. Damo na may kapasidad ka to bear fruit. Dahil kapag fruitful ka na, kusa kang hahanapin ng tao at babayaran ka dahil sa iyong fruits. Step 2. Dahil kilala mo na sarili mo, mamahalin mo sarili mo, iingatan mo sarili mo, alam mo yung direction mo, alam mo yung purpose mo sa mundo. Hindi ka makikipagbarkada, hindi ka magyoyosi, hindi ka magsusugal or mag-aalak. Ano ba yun? Iino. Because you know your purpose. Kaya pag hindi pa alam ng lalaki yung kanyang purpose sa buhay, hindi siya dapat mag-aasawa. Bakit? Hahanapin niya ng babae in the first 5 years ng pagsasama. Statistically, pinakamataas na panahon ng hiwalayan, according to OSG, again, is the first 5 years ng pagsasama. Bakit? Because yan yung period na pinagsasama na yung kanilang skills dapat eh. First 5 years, i-improve ang buhay ng mag-asawa. And that worked for us. Nag-work sa amin dalawa. Nung maintindihan na namin yung formula. Ganun pala yun. That's why we're very excited to share this to everyone. Maipakalat nyo lang to sa mga magpapamilya sa Calabarzon. Ay nako, konti lang magiging problem natin. Pagdating sa poverty, drug problem, crimes, etc. Ganun po kalaki yung epekto niya. Yung pagtuturo ng tama. Now, pag natutunan na ng tao na mahalin yung sarili niya, pipiliin na niya yung mga kaibigan niya. Kaya hindi na rin tama na may mga barkada kang walang direksyon ng buhay. Naghahanap ng damay yan. Okay? Kaya yun yung period na pinaliwanag ni Eric Erickson na between 6 years to 12 years, dapat alam na ng bata kung saan siya pupunta. Kung ano ang kanyang destiny. Dahil pagtuntong yan ng teenage days, teenager, hindi yan mag-i-experiment. He knows himself. That's why we have large population of teenagers na kung ano-ano ginagawa because nag-i-experiment sa buhay. They are trying to find their identity. At dahil di nila makita yung identity nila, they are putting someone's identity. Nagsusuot ng mga branded na NBA, sinusikat yan, nagpapatato, sumasama sa mga barkada, nagjo-join ng hazing. Bakit? Kailangan pala kasi yung loob niya eh. May na-loob eh. That's the reason why na-invento yung mga fraternity na yan. And look what's happening. Kahit na may anti-hazing law na, may namamatay pa rin. So, please watch your children very carefully. Si Eric Erickson yung nag-create ng terminology na identity crisis. And that is happening during that period. From 12 to 18 years old. Na dapat 6 to 12 years old, alam na ng bata yan. You have to help your child know his destiny. A person starts to live when he can live outside himself. Kapag daw natutunan kayo na
na ng tao yung kanyang value, pag nalaman na ng bata yung kanyang value, yung kanyang purpose, yung kanyang destiny, nalaman na ng bata. Matututunan niyang i-handle yung sarili niya. Kaya kahit natutulog ka, kapag naturuan mo ng tama yan, you can sleep well. Because you know, alam ng anak mo na naturuan mo siya ng principles. Eh bakit? May tanong nga sa akin eh. Kasalanan ba ng bata? O kasalanan ba ng magulang bawat gagawing decision ng bata? Anong sagot niyo? Kasalanan ng magulang? Yes or no? Naya kayo sumagot. Okay. May isang book. Anong title nun, Debbie? Your kids are your own fault. Sabi ng isang book, American book. Pag nagdi-discuss kami dalawa, sabi ko, pwede lang masisi ang magulang kapag nagkulang nga doon sa period na yun. Naalala niyo pag yung mga psychologists tinitrace yung problema ng bata, umaatras sila pabalik. Anong condition niya nung siya ay 1 to 3 years old? Nasaan siya nung siya ay 3 to 5 years old? Ay, inaalagaan po ng lola niya. Nasaan siya nung 6 to 12 years old? Ah, nasa amin na po siya. Tinitrace back ng doktor yan. History. Kasi nga, he wants to know the truth also. Para masabi niya, may align niya sa psychology yung findings niya sa bata. So, pag nag-desisyon ba yung bata nang mali, pwede masisi sa magulang? It can be yes or no. Paano? Pag yung decision niya gives him stress, pag yung decision niya ay hindi beneficial sa kanya, tanungin mo sarili mo, naituro ko ba sa anak ko to? Naituro ko ba yung part na to sa anak ko? Okay? Malalaman mo naman yun eh. Kaya every decision of the child should benefit her or him. Kaya malalaman nyo kung hindi kayo nagkulang sa anak ninyo. If the effects of his decision are beneficial to his life. Okay? Clear? Steps for successful things on earth, ito po yun. Hindi nila ito sinasabi sa atin. Kaya nahuhuli tayo lagi. Na ang unang formula, this is a formula actually. The only formula na ginamit nila, kaya hindi nila pinapaalam to, kaya sinasali nila sa iba't ibang language yung Bible para di natin maintindihan. E nandito pala. Ito yun, Proverbs 24 verse 16, 24 verse 4 to 6. By wisdom, a house is built, and through understanding, it is established. Through knowledge, his rooms are filled with rare and beautiful treasures. If you analyze this, re-reverse mo siya. Because hindi ka naman nagiging wise eh, instantly. You start from knowledge. You get knowledge, then intindihin mo, then you will be wise. Yun po yung steps. By step process. Wisdom is supreme, therefore get wisdom, though it costs all you have, get understanding. By King Solomon. He's also in the history books, King Solomon. The greatest or wealthiest man ever lived. Principle number 4, harvest. Sow and reap. Huwag ka mag-expect ng anak na mapagkalinga sa pagtanda mo kung wala ka namang in-invest na time, attention, love, care sa kanya nung siya ay bata. Kung wala kang sa tabi niya tuwing graduation niya. Wala ka sa tabi niya kapag siya ay may crisis sa buhay. Don't expect. Kasi wala kang tinanim. Ay, tapos na po mapicturan? Tapos na? Okay na po. Good harvest, being fruitful. Very quick lang. Pag nagtanim ka, natural law ulito. Pag nagtanim ka, napapansin mo, yung ugat unang pumunta sa ilalim. Built in. Bakit? Alam niya, pumunta siya muna sa ilalim bago siya lumabas. Anong reason?
Ang purpose? Nagtatayo siya ng foundation. Yung kakapitan niya sa ilalim. Ang galing, di ba? Kapag hindi natin naintindihan na ganyan din tayo, na hindi tayo nagtatayo ng foundation before we enter into any undertaking, hindi tayo mag-grow naturally. Mahihirapan tayo. We will struggle. Priority plus process plus sequence equals value. Alam niyo bang proseso din ito ang sinasabi dito? Be fruitful and multiply. Pag sinabihan ka ng be fruitful, it only means na meron kang seed. Hindi naman ibig sabihin na, kaya ka sinasabi ang, hindi naman niya sinabing be seedful. It only goes to say that we also have seeds na tinanim din niya sa mga plants and animals. Ang problema, multiply lang yung tinuturo sa atin. Multiply lang. Hindi niya napansin? Kaya every time na tayo ay magsisimba, go forth and multiply. Utos ng Diyos yan. Pero may naunang utos na in-skip. What is that? Be fruitful first before you multiply. Para gano'ng karami man yung i-multiply mo, kaya mong pakainin. Logical? So be fruitful first before you multiply. Everything that exists in our life does so because of two things. Something you did or something you didn't do. Kung nagugutom ka man ngayon, baka hindi ka nagtrabaho noon. Kung marangya ang na-enjoy mo ngayong buhay, ay dahil yan sa mga ginawa mo noon. Pakituro po natin ito, mga principles na ito, sa ating mga mag-aasawa. Man-made principles, ito, testing ko kaya. Success doesn't happen overnight. In the middle of every difficulty lies opportunity. Man-made principles ito na naka-align naman sa natural law. Confucius, golden rule. Naalala nyo pa siguro yan. Don't do unto others. Taoism. Saan pakibasa, sir? Ganyan ba tayo? Ganyan tayo? Hindi, ano? O, alam nyo, pag dumami lang yung nagpa-practice nito, kaya ganda ang ating society. Yung matutuwa tayo sa bawat achievement ng pamilya natin, kapibahay natin, pupurihin natin, yung hindi tayo may inggit, no? Yung hindi ka magda-doubt, yung hindi ka magsasabi ng sana all. Kasi kaya mo naman din yun eh. Nagda-doubt ka lang sa kakayahan mo. Kaya mo din na maging ganun. Okay? So let's start practicing this. No? Baka kaya successful yung mga Chinese, inuutos-utusan na lang tayo dahil may ginagawa sila na hindi natin ginagawa. They always dominate our economy. Sinong billionaires? Chinese. Nung napunta si Villar sa top richest Filipinos, alam nyo, sumunod na release, wala na siya doon. Oo. One time, napunta si Villar doon sa top eh. Nung next month, bakit nawala pangalan niya? Ba't naging pangatlo na yata, pang-apat? Kasi pinagsama-sama ulit ng C, yung kanilang yaman. Ayaw nilang bumaba. Okay. Kailangan sila nandun sa ibabaw. Okay. Now, man-made principles. Ito, alam nyo to, narinig nyo to. Ignorance of the law excuses no one. Hindi ka may excuse eh when you violate. Hindi ka may excuse. Hindi ka pwede makapagtalo. It's there in the law. Written na. No person should come to court with unclean hands. Huwag kang hihingi ng tulong sa korte kung may marumi kang kamay. Kung meron ka rin kasalanan. Okay? No one is above the law. Kahit pa presidente, di ba? Hindi din siya pwede mag-above the law. Because nakasulat na eh. Oh.
Now, ito na yung diniscuss ko kanina. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and they will become one flesh. Ano ang ihiwalay mo sa parents mo? Leave is a Hebrew word which means disassociate, leave behind. Kasi malalaman mo talaga yung truth if you go back doon sa Hebrew translation ng Bible. Iba yung meaning na binibigay ngayon. So, you want to know the truth? Go backwards to Hebrew version. Disconnect yourself from your parents physically, psychologically, spiritually. Except when necessary. Huh? A study in the US, dahil tumataas yung kanilang crimes, they discovered that because of fatherless home. At mukhang hindi natin pinaniniwalaan itong study na to. Na kapag yung male ay matibay, matibay ang pamilya. Buo ang pamilya. Kung mag-asawa siya na may matibay na foundation. Visit www.fathers.com. You will find that study. Na ang mga bahay na walang lalaking sa tahanan o tatay sa tahanan, ang mga anak ay nagsasuffer from health and emotional problems. Boys, children from fatherless homes are more likely to be poor, become involved in drug and alcohol abuse, drop out of school, and suffer from health and emotional problems. Boys are more likely to become involved in crime, and girls are more likely to become pregnant as teens. Ang babae na anak mo na dalagita, pag hindi yan nakakatanggap ng love, care, attention sa iyo, sa bahay mo, lalabas siya. At napakaraming ready para magbigay ng love, care, attention sa iyong anak na babae if you fail to give that to her. At hindi mo magugustuhan yung ituturo ng mundo sa kanya. Okay? Alam niyo ang desire lagi ng babae? Yung matuto sa tatay niya, deep inside, na makita niya, matanong niya sa tatay niya, Daddy, panag-asawa ko, ano maklaseng lalaki yung hahanapin ko? Problema yan, kapag yung tatay niya mismo, hindi niya ma-describe, hindi siya model, problema sa babae yun. You will be confused. Ano ba ang model, father at husband? Kaya, it starts from having the right parents. The right father. Now, pakisabi po sa inyong mga kina-counseling ang tunay na meaning ng husband. Ito po ay from the word house bond, which means one who binds the house together. At hindi yan binigay sa babae na description or titulo. Sa lalaki po yan binigay. Connecting and keeping together the whole family. Only that book of natural laws can give us the right definition of husband. Magiging father, magkakaanak. Father is from Greek, pater, no? Dahan-dahan, no? Nag-evolve siya, naging father. Originally, it's from Greek. But in Hebrew, it's called Abba. And that's the title na gusto rin ng ating Creator na itawag natin sa Kanya. Bakit? Because He sustains, He protects, He provides everything that we need. Yan ang classification ng tamang lalaking nag-aasawa. Now, gusto niyo masagot yung tanong na bakit pag pera ng babae, pera lang niya? Gusto niyo masagot yung tanong niya? Ha? Makikita natin yan doon sa Garden of Eden. Balikan lang natin yung Garden of Eden. Kung may Bible kayo sa bahay, balikan nyo. Ginawa ang lalaki, then inutusan siya, pangalanan lahat ng animals. Pero nakita niya, parang hindi tama na siya ay nag-iisa. So pinatulog siya. Pagdilat niya nung lalaki, ay meron ng babae palakad-lakad sa harapan niya. At sino sumunod na nagsalita? Siya rin yung lalaki. Sabi niya, for this reason, a man shall leave his father and mother and cling into his wife. Now, question number one. Saan kinuha ang babae?
tadyang sa bahagi ng katawan ng lalaki. Si Adan, yung lalaki, saan kinuha? Saan ginawa? Sa lupa, sa putik. Bakit hindi sa putik din kinuha si Eva, yung babae? Ba't kaya? Napag-isipan nyo na ba yun? Hindi pa? Okay, ito sagot. Para maintindihan mo daw na pag nag-asawa ka, yan taong yan, yung babaeng yan, baby mo yan, galing sa katawan mo yan. Ikaw ang source. Lahat ng pangangailangan niya, ikaw ang magpuprovide. Para mabuhay yan na normal. Na dapat malaman ng lahat ng kalalakihan nag-aasawa. Nag-asawa ka eh. That's why you have this natural feeling na hindi nyo makontrol. Pag pera nyo lang. Hindi napapalam sa husband. Ah, pero asan sahod mo? Akin din yan. Natural feeling yan. Para maintindihan mo yung consequences ng decision na ginawa mo. May tanong pa po tungkol doon? Clear na po? Okay, thank you. Doc, ilang minutes na lang? 10 minutes? Ah, sige, 10 minutes. Any questions so far? Para mag-public forum na tayo. Ha? Ito yung Garden of Eden. Garden in Hebrew means order. Kaya huwag kayo magpapaniwala sa politiko na nagsasabing si Speaker Alvarez, not all marriages are made in heaven. Tinandaan ko yung sinabi niya. Kung makakausap ko siya, inelekturan ko siya. Siya yung unang-unang nagpasok ng divorce bill eh, nung nag-away sila ni Sarah Duterte. Kaya hindi nakapasa, hindi nakalusot. Gusto ko sabihin, Speaker, marriages are supposed to work under heaven standards. Because that's the meaning of garden. Order. Eden means spot. A spot on the earth na mayroong kaayusan. Ayun po kaibahan ng garden sa bush. Pag bush, kailangan ng gardener. Garden means order. Maayos. Organize. Malinis. Everything. And your marriage should work under the garden environment. Okay? Basta maniwala ka lang. Huwag mong pagdudahan. You just need to apply the principles na dinidiscuss natin ngayon. Ano effects nung kanilang bigla ang pag-aasawa? Pag sinuway yung unang sinabi na humiwalay sa parents, alam niya ang mangyayari. Hindi mo kaharian yun. Kaharian ng magulang mo yun. Kaya pag umuwi ka sa bahay niyo with your spouse, that only means hindi ka ready sa pag-aasawa. Alam niyo na yung consequences, no? Sabi ng Diyos sa lalaki, because you listen to your wife, sabi ko, teka muna, masama ba makinig sa asawa? And ate the fruit of the tree about which I commanded you, you must not eat it. Cursed is the ground because of you. Isusumpa ko ang lupa dahil sa iyo. Lahat ng kakainin mo magagaling sa iyong pawis. And that's the reason, that's one of the reasons kung bakit yung babae nakakaramdam ng expectation sa kanyang husband to provide for everything that she needs. Naintindihan nyo na ngayon? That is a natural feeling. Hindi nyo control, hindi nyo invento. Sabi nga sa babae, I will sharply increase your pain in childbirth. Kaya pala pag nag-asawa na ang babae, ang daming nararamdaman. No, Doc? Diniscuss natin. Daming side effects. Ang alam ko lang na pag single, ang nararanasan lang ay dysmenorrhea. Pag single. Pero pag nag-asawa na, ang dami ng side effects. Yun pala yung sinasabi dito, I will increase your pain in childbirth. Marami kang maranasang consequences. Okay? Until sooner or later, ayaw mo na magtrabaho. Mas gugustuhin mo alagaan ang iyong mga anak. At maiiwan ang husband na provider. So every time magka-counseling ako, I always ask them, husbands, when that time comes, gaano ka ready? Kapag ayaw na magtrabaho ng wife mo. At mas gugustuhin
magbigay ng full attention sa kanyang mga anak. Yan ang siya ka-ready. Kaya pala siya pinagagalitan na nakinig siya sa asawa niya, siya pala ay teacher to the wife. Kaya it's very important for every husband na nag-aasawa to be qualified as a teacher. Hindi naman siya magiging teacher kagad kung hindi siya nag-aaral. Kung hindi siya nagpapasok ng knowledge sa kanyang katauhan. The more important he has to be knowledgeable about life. How to produce. How to sustain the needs of the family. Dahil wala na tayong time, just watch this, Dr. Miles Monroe. Every needs or five traits that every man needs to qualify for marriage as a husband and as a father. Pakipanoorin niyo po sa inyong tahanan. Check your five marriage qualifications test. Ito po yon. He should be godly. Ang taong may takot sa Diyos ay takot malakit ng tao. Kaya pag nag-asawa ka ng hindi takot sa Diyos, you are in danger already. Diyos nga, hindi kinakatakutan eh. Batas pa about vows and law. Hindi nga katatakutan yun. May vision, may pangarap pag yan ay nag-asawa. Dahil hanapin mo yan. Kaya nga, hindi kayo makatagal sa lalaking walang direksyon, di ba, girls? Di ba? Nilalayasan nyo. That's the reason why you are seeking direction. Pag wala pang direksyon ang lalaki, dahil smart din ang babae, siya ang magbibigay ng direksyon sa lalaki. Ano ang feeling ng lalaki kapag ginaganon siya ng babae? Ikaw, sir, ano feeling mo pag may babaeng nag-direct ng buhay mo? Mababa. Merong natural law na nababiolate. That's why you feel that way. And you will never like it. No? Sir, di ba? May babae nagdo-dominate sa'yo. Ito gawin mo, ito gawin mo. Ba't ngayon ko lang? Saka nagpunta. Di ka matutuwa. Protector. The safest place for a woman should be in the hands or in the arms of her husband. Yan pinaka-safest place dapat sa bawat babae. Ha? Tanungin niyo yung wife ko. Cultivator. Dapat pag uuwi ang husband, excited yung mga bata. Uy, parating nga si daddy. Kaya pag may kagalit yan na bata, daddy is coming. Beware. O, diba? Dapat ganun yung feeling ng pamilya mo kapag uuwi ka, husbands. Pag nagtatago yung mga yan, pag umuwi ka, something is wrong. Baka meron ka na violate. Okay? You need to talk to them. Bumawi ka. Okay? Cultivator. Pag hindi mo makita sa wife mo, yung nai-imagine mo noon pa, dahil nga wala nang atrasan eh, your duty is to cultivate your wife. Which I did. Lahat ng eskwelahan, oh, pinasok niyan. UP, Ateneo, ano pa ba? Lasal. Kaya ngayon, gamit na gamit ko. Dami ideas. At hindi yan tinuturo sa counseling. Ang naiisip nilang solusyon, eh humanap ng, ano po, ibang tao. That's one of the description ng husband. Cultivator. To cultivate the woman. Okay? Kaya pag yung lalaki nag-asawa na nasa tamang mentality, nagiging economical yan, nagiging matipid. Kaya required sa bawat babae na maging financially wise. Para hindi ka pagdudahan ng husband mo. Kung saan mo ginagastos yung pinaghihirapan niya. Ha? You are required to study financial management as a wife. Pag alam na ng husband na napupunta sa tama, yung budget na binibigay sa'yo, naku, mabibigay lang yan. Magsabi, maglambing ka lang, mag-aabot na mag-aabot niya. Ito, magsabi lang sa akin, oh, 5,000 GCash. Nagsabi uli, oh, another 5,000. Financially wise, alam na niya yung tamang paggastos.
law-abiding, takot sa batas ng tao. Sa babae, helper, is it? Na-explain ko na yan. Ang babae, takbuhan ng husband sa oras ng pangailangan. Ano mang pangailangan yun? Lahat. Takbuhan, kagad ang wife. Dumadami yung sperm, sa wife tatakbo. Scientist, every 2 to 3 days, produce ng sperm. Sa wife lang tatakbo, hindi sa ibang tao. That's the description of Ezer. Okay? Kinapos ng budget si husband, sa wife din dapat mangutang. Dapat ready ka, wife. Total, tinatago mo rin lang. Hahanapin niya. Asan yung sahod mo? Di ba kumita ka ng isang araw? Ko-questionin, hahanapin niya. Virtue. Keeps body only for him, always pretty for husband's eyes. Hindi pa bayan sa sarili. Dahil pagka naging lost siyang kayo, ang reflection ay ang husband niyo. Husband ang reflection pag na-lost siyang ang babae. You have to keep yourself beautiful. Alagaan ang sarili. Ha? Respeto. Hindi nagger, hindi nanonumbat, hindi magastos, hindi nang insulto, hindi dominator. Okay? Submissive. Submits to the goal and vision of her husband. Isa lang ang inutusan na magkaroon ng pangarap. Sino? Lalaki lang. Before Eve was created, lahat ng instruction na bigay na sa lalaki. Do not eat the fruit. Now, chapter 2 verse 15, yung instructions na yon. Yung sinabi pala ng Diyos dun sa lalaki, to become, yung meaning ng vision. Yung to work na word doon means to become. Have your vision in Hebrew. I-search nyo. Kaya kung anong goal ng husband mo, itatapat mo lang yung goal mo doon sa kanya. Dahil, again, going back to Albert Einstein's theory, hindi na pwede na magkaiba kayo ng spirit, ng goal, ng gusto. Because two visions, you cannot create two visions in the house. Two means DI. D. D. Kaya two visions, if you add DI in front, that's called division. Division. Okay? So you cannot create two visions in the house. Number five, again, financially educated. Socrates, sinabi ko kanina, no one knows the product well than the one who created the product. Wives, submit yourselves to your husbands as is fitting in the Lord. Turuan po natin yung ating mga kababaihan na huwag lumaban sa husband, kahit pa gaano siya katalino, kahit gaano pa siya ka-powerful, huwag lumaban. At siguradong mababawasan ang ating vowsy cases. Huwag sagot-sagutin ang husband. Masama talaga magiging epekto nun. Ha? Okay? Husbands, love your wives and do not be harsh to them. Colossians. Emotional ang babae. Kaya, bago ko sabihin yung gusto ko sabihin sa kanya, pinag-iisipan ko, magugustuhan ba niya to? Harsh ba to? That's how we should manage ourselves. Okay? Wife, emotional. Husband, logical. And a successful marriage requires falling in love many times, always with the same person. Now, perfect marriage, kagaya na in-explain ko kanina, dapat tamang mentality pagpasok sa marriage, parehong tamang mentality. Dapat napag-aralan yung job description niya as a husband and father. Tamang kaibigan. Huwag na makipagkaibigan sa mga separada. Madudubihan lang ang inyong kaisipan. Huwag na manonood ng telenovela. Bawal. Okay? Hindi porke nakaka-relate tayo, e panonoodin na natin lagi, no? Yung mga legal wife, tunay mo siyang kapatid, anak, tunay mo siyang ama, anak. No, pinagkakitaan nila yan eh. Pero yung pamilya natin, hindi natin naman malaya, napapagawa. Babayaan na natin. Scientists have also discovered
na ang body natin is designed only to accept, process good things. Kapag yan, napasukan ng virus, information, something will happen. Magda-download sa ating subconscious mind. Okay? Kaya, tamang counselors, dapat equipped tayo with sufficient knowledge. Pag may tumakbong couple sa ating ahensya to help us or sa atin personally, payuhan natin ng tama towards the preservation of the family. Wala kang kakampihan sa kanila. Ang kakampihan mo, yung institusyon. Kahit pag gano'ng kasalbahe, yung isa sa kanila, huwag mong kampihan yung inaawaan mo. Ang kampihan mo, yung institusyon. Okay po? Clear? Right budgeting, right finance skills, right performance of respective duties. Marriage is not about you anymore. Patapos na, Doc. Lapit na. Hindi na to tungkol sa'yo. Tapos ka na. Kaya it's very necessary to love yourself always, all the time. Develop your skills habang ikaw ay single. Tapos ka na sa pagkabinata at pagkadalaga. Hindi na ito tungkol sa iyo. Tapos na yung limelight, yung spotlight, wala na sa iyo. Paunawa po natin sa kanilang lahat dyan. Ito ang reason bakit hindi na ito tungkol sa iyo. Pinag-isa kayo in flesh and spirit. Bakit? Because he was seeking godly offspring. Kailangan ng mundo ng godly children para yung mga magiging anak natin, anak nila, ay mabuhay din ng normal. Responsible parenthood? Please tell them that responsible parenting is a law. Hindi po yung suggestion. Paunawa po natin sa kanila yan. It is a law na maging responsable tayo. Huwag niyo pagdudahan ito. Kaya nga, I invite you to study Eric Erickson's theory para mangyari itong sinasabi na natural law. Now, in closing, Jean-Jacques Rousseau, French philosopher, 17th century, sabi niya, Doc, pwede pakibasa, Doc? The romantic view of children as gentle savages with an innate purity who, if not tampered with, would grow up naturally into good and moral adults. Sabi sa inyo eh, pinag-aaralan at pinag-iisipan na nila yan noon pa. Kapag ang bata daw lumabas, huwag lang madumihan, huwag lang mapasukan ng maling information, huwag lang mapakialaman, would grow into a good and moral adults naturally. Naturally. Kaya yung pag-uusap ninyo mag-asawa ng mga hindi pang bata, huwag nyong iparinig para hindi mapollute yung kaisipan nila. Yung pagtatalo ninyo sa mga bayaran, huwag nyo iparinig sa mga anak nyo yun. Dahil marirealize nila later on na ganito pala ang buhay. Pag nag-asawa ka, mag-aawayan nyo yung bayaran. Ha? Tingnan nyo yung naging effect niya sa isang bata. Doon sa movie ni... True story yun. Movie ni Johnny Depp. Sa Netflix, panoorin nyo. Narinig niya lagi yung away ng magulang niya tungkol sa pera. Yung mami niya, demand ng pera. And he became one of the wealthiest drug lord in America. Johnny Depp. I think ang title nun ay... mamaya pag naalala ko. Okay, Charles Needs, Maslow, yan, Erickson. Siya ang pinaka-most cited psychologist. Kasi tama yung findings niya. Nagmamatch sa sinasabi ng natural law. Erickson. Yung kanya psychosocial development theory, pag-aralan niyo po, balikan niyo po. I believe in one thing, that only a life lived for others is a life worth living. We are not born to just work, sleep, have sex, pay bills, and die.
We are not born for that purpose alone. Kaya yung attendance po ninyo dito ay may purpose po. Inaasahan po kayo ng ating may kapal na ipakalat ang kanyang tamang impormasyon para ma-enjoy ng bawat Pilipino ang stressful na buhay, normal na buhay. Now, Doc, ito na lang, sanginip na lang. May kantang sumikat in the 80s na ang title used to be. Every time maririnig ko to at makikita ko yung mga nangyayari sa ating bansa tungkol sa kabataan, naiiyak ako. Lalo na yung nangyayari sa 13 Martires, apat na bata, nabalitaan niyo yun, apat na bata, nakaiyak. It's a relationship problem. Apat na bata ang nagsakripisyo. Ang pinakagustuhan ko sa lyrics nito, "But I believe that love can save tomorrow. Believe the truth can make us free. Someone tried to say it, then we nailed him to a cross." Someone tried to introduce love. Sa bawat gagawin natin sa ating profesyon, lagyan natin ang pagmamahal sa kapwa. Sa bawat pakikipag-usap natin sa ating kapwa, lagyan natin ng pagmamahal. I-apply lang natin to. Pag dumami tayo na nag-a-apply nito, relationship. Hindi sa stock market, hindi sa bayad lupa, kundi sa relationship. Dahil pag yan, diyan ka nag-invest, yung bayad lupa na gusto mo, yung magandang buhay na gusto mo, will automatically come. Try it. Baka hindi nyo pa natatry. Try nyo. So happy life, happy marriage, happy family is our priority. Yan ang aming mentality. Kaya gusto namin sana, wish namin, actually hindi ito namin to wish eh. Wish ito ng Diyos sa ating lahat. Para naman hindi masira yung reputasyon niya. Kaya wala na naniniwala sa Diyos ngayon eh. Kasi sirang-sira yung reputasyon niya dito eh. Okay? Pakita natin yung ating light. Nandun yung sa kanta kanina sa popcorn, napansin ko, ang ganda oh. Let's become light to others. Ganda nun. The fate of the next generation lies to all the responsible and loving fathers and husbands and with respectful and submissive wives and mothers today. Question, who is the happiest creature in the picture? The dolphins. Ikaw sir, ha? Happiest creature in the picture. Sino? Sino? Nanay. That's her. Kaya husbands, sa tuwing pa-picture kayo, family, dapat ganyan yung smile ng asawa nyo. Pag hindi ganyan, may problema. Tanungin nyo na yung wife nyo. Okay? Ha? Like and follow us, Papa Angelo, the Life Mentor, and BCIDP Exclusive School for Couples. Thank you. My sincere prayers for the success of your marriage. Hinanap nyo ako? Thank you. Thank you. Thank you so much. Open forum. Questions, please. Dito wife ko para tulungan ako. Any question? Doubt, duda, confusion. So mga tanong ba, lahat ba ng tanong sa inyong mind na sagot through this lecture? Please. Yung mga gusto magpaanal. Tanong na po. Oh, kunyari hindi kayo, gamit na lang kayo ibang tao. Tanong lang po. Okay, singit ko lang, napag-usapan nila yung annulment.
ang hinahanap ng korte to dissolve a marriage, alam nyo ko ano? Psychological disorder. Kaya pag kinakounseling nyo, yung tamang asawa, yung asawa mo katabi, naman pang asawa mo, malaman psychological disorder yan. Kaya ang minumungkaya ko sa libro, hinihingi na yan dapat sa pag-a-apply ng marriage license. Diba? Kung may psychological disorder, because hindi lahat ng tao qualified mag-asawa. Hindi lahat ng tao kayang tanggapin ang requirement sa pag-aasawa. Words of Jesus Christ. Matthew chapter 6. Siya mismo nagsabi, hindi lahat ay kayang maging tatay o nanay. Kaya sana mabago yung ating family code. Diba? Psychologist report bago bigyan ng marriage license. Next question. Marami pong natutunan. Thank you. Wala nang question, ha? Clear na po, ha? Ay, ma'am. Can you clarify more dun sa pagiging submissiveness ng wife kasi equal na nga dapat? Yes, yes. Yun. Kanina, if you recall, yung submission is not, does not mean na, oh yes, yes, husband, yes. Hindi ganun. Submission to the goal of the husband, to the destiny of the family. Kasi nga, one spirit lang ang required sa isang katawan. Okay? One destiny. Because you only have one family. You cannot create two destiny in the house. That is division. Oh, clear na po? Diba? Sabi ko sa inyo eh, Bible lang makakasagot sa mga problema natin eh. Ayaw lang natin paniwalaan. Huwag tayo mahiyang i-quote. Ha? Kailangan ni God ng mga maninindigan sa lupa. Ha? Next question. Meron pa po? Ay, yan, sir. Ayun. Parang lamang ito yun. Oo nga. Ganun po. So, I'm sure. Sabi ko, lalabas. Yeah, sabi ko pa, lalabas yung question na yan eh. Want to answer? Hindi ka. Baka last question na yan eh. Yes, hello sir. Okay. So, since I've been handling cases sa court, ito yung mga problema sa husband, wife, nagsusumbong si wife, kung ano ginagawa ni husband, si husband nagsusumbong din, kung ano ginagawa ni wife. Well, yung submission na tinatawag ito is not really to be a helper or to be yung parang sunod-sunuran lang sa husband. Kasi nga mayroon nga tayong women empowerment. Yung sinasabi ng submission dito ay i-align natin yung mga ginagawa natin, decision making natin sa goal ng family. If your family's family goal is to have a strong foundation of the family, ano yung gagawin ni wife at anong gagawin ni husband? The husband could give the rules sa isang bahay. Example, the rules is, eto mga anak, pagdating ng 3 o'clock, wala ng cellphone. Sino yung mag-execute ng sinabi ni Fad, ng sinabi ng husband? The wife. Yun yung tinatawag nating submission. You work as a team. Kung may president sa isang kumpanya, may vice president. Hindi pa yung dalawang president. Okay, I'm the president, I'm the husband, pero walang magagawa si president kung hindi siya tutulungan ni Vice President. Di ba ganun din naman talaga? Tulungan yon, teamwork. So kung hindi kaya ni husband, si wife yung gagawa nun. That's what we call the submission. Hindi ibig sabihin, ako hindi rin naman ako basta-basta susunod kung alam ko naman hindi nakakabuti sa pamilya. Lahat naman ng desisyon sa isang pamilya ay nakakabuti sa pamilya, di ba, sir? Wala ka namang iuutos o wala ka namang ipapatupad na rules kung hindi nakakabuti sa pamilya. Example, mga anak, dapat pagdating sa galing sa school, nag-aaral, nagre-review kayo. Sino yung magre-review sa mga anak? Alam nga naman si father. Kasi busy nga po siya sa mga responsibilities niya sa future ninyo, di ba? Kaya nga logical yung lalaki, laging iniisip yung future ng mga anak. Well, ito naman, tayo namang mga babae, syempre, nung itutulong natin. To be submissive, kailangan natin, tayo nang gumawa ng paraan, okay.
total ako naman nandito sa bahay. Pagdating ko na lang, ako na lang magtuturo sa ating mga anak. Kaya nga tayo magkakaroon ng shared responsibilities. Ibig sabihin, teamwork ito, shared responsibilities ng husband tsaka ni wife. Kung wala yung tulong ni wife, ano mangyayari sa pamilya? Yun. Di ba, sir? Nasagot ko po ba? Obedience? Ah, opo, opo. Tama po yun. Siyempre, kami mag-asawa, lagi kami nag-uusap. Yung desisyon sa bahay ay dapat pinag-uusapan ng husband and wife. Pag may sinabing may perspective siya, may idea siya, mas maganda na kinukonsulta sa ating asawa, di ba, sa wife. May mga plano din sa bahay na mas nakakaalam pala si wife kaysa sa husband. Example, decorations, garden, anong tamang posisyon. Yun naman ay ilalagay din ninyo yung responsibility at yung delegation of task. Kung ano sa tingin ninyo na yun yung strength ng asawa ninyo at yung ito naman strength ni husband ninyo. So yun lang yung po yung pagkakaroon ng shared responsibilities. Kaya pinopromote din po talaga natin yung equality. Pero at the same time, we are lifting, we are empowering women here. Hindi na katulad noon na sunod-sunuran lang yung mga babae. Yung wala silang karapatan mag-aral ng medical. Di ba po noon, ng panahon na yun, mga babae bawal silang mag-aral. Bawal silang mag-aral ng medical or kahit anumang kurso, di ba? Nasa bahay lang sila. Pero dahil empowered na tayo, nagtutulungan na yung husband at saka wife. Kaya kami sa bahay, ganun din kami pareho. Nagtutulungan kami sa lahat talaga. Pinag-uusapang mabuti. At yung nakakabuti doon is, nabibigyan tayo ng right. Di po ba, sir? Tama po. Salamat. Ayun. Salamat. Meron pa pong tanong? There's nothing wrong with equality. Totoo naman na pantay babae at lalaki. Pero let's define kung saan sila nagkakaiba. Okay? Para mawala yung confusion. And remember, this is another principle, any creature with two heads is a monster. Any creature with two heads is a monster. Kaya pag nag-asawa ka, hayaan mong gawin ng husband mo yung trabaho niya. At i-delegate niya sa'yo pag wala siya yung trabaho niya. Kaya mayroong ruler dapat sa bahay, nagbibigay ng policy para paglabas ng bata, marunong sumunod sa batas. At yun yung disiplina na hinahanap natin sa kapwa natin. Wala nang disiplina, mga Pilipino. Because walang husband na naninindigan para maging policy maker sa bahay niya. Yun ang iiwan niya sa wife niya pag alis niya ng bahay. O itong policy ni daddy, ha? Because takot yung mga bata sa tatay. Ang nanay, sasagot-sagutin yan. Pag walang policy, binibigay si tatay. Walang nagbabackup sa nanay. Kaya yung mga anak, sinasagot-sagot lang yung nanay. Walang nagbabackup eh. Because there is a husband na hindi nagbibigay ng policy sa bahay. Nasagot po yung tanong. Question po. Question po. Huwag na mahiya magtanong. Oo. Siguro sir, baka mamaya may mga questions pa sila. Lalapit na lang sila sa inyo sir, just in case po. Oh, privately ha? Oh, sige. Habang kumakain kami, meeting tayo. Yes, privately po. Ha? Again, don't forget to buy a copy of my book. This contains 32 years of my experience and theories about marriage and family relationship. Kaya, coming soon, this year din, yung next book ko. Kaya, basahin niyo yung forward ng dalawang lawyers, how did they describe the book. Hindi naman nila ipo-forward to kung hindi nila binasa eh. Masisira pangalan nila. Two prominent law experts. Okay po? Okay, thank you so much po. Palakpakan naman po natin Mr. Angelo Ibase. Ayan. So, before lang po we proceed po doon sa ating mga topics for this meeting, no, let us award po the Certificate of Appreciation po. Let me read the citation. Commission on Population and Development Region 4A Calabarzon.
Before po, tinatawagan ko na po si ARD Marlene po para po i-award itong certificate. Presents this certificate of appreciation to Angelo Ibase, founder and managing director of BCIDP Law Group Philippines, for his invaluable insights and expertise shared as resource speaker in the discussion entitled Sa Tamang Pagtuturo Natin, Makakagawa ng Tamang Desisyon ang Bawat Pamilyang Pilipino during the Regional Population and Development Committee or RPDC meeting held on March 16, 2023 at Cabuyao Integrated High School, Cabuyao City, Laguna. Given the 16th day of March 2023 in Cabuyao City, Laguna, signed by our Regional Director Angelito S. Obsena. Again, thank you so much po, sir. Yeah, meron lang din pong token na ibibigay po si Dr. David. Yeah, thank you so much po. Palakpakan po muli natin, Sir Angelo Ibase, for that wonderful, very fruitful discussion about marriage and family. Thank you so much po, sir.